Magandang araw mga kakamay kolokoy, no? Akala man ng sa rabbit, no? So ang tatalakayan ko ngayon ay issue hinggil sa bloat. Okay, kasi marami nang nagtatanong hinggil dito, no? Kung bago pa lang kayo sa akin channel, no, huwag kalimutan po mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-like na rin po ang aking mga videos. Okay, so ang bloat, no, nagaganap ito pagka merong pagbara, no, sa sa gastrointestinal tract, no, ng rabbit. Okay? So kadalasan ang pagbara ay sa bitukan ng rabbit, no? At dahil ang rabbit, no, meron siyang karakter na hindi kayang sumuka, no, or maghikab, no, humikab gaya ng tao, no, or gaya ng ang pusa, ang aso, no. Pagka nakakain ng toxic yan, pwede silang sumuka, no, kahit ang tao nakakasuka. Pero ang rabbit, no, wala siyang kakayahang sumuka, no. Kaya ang paraan lang, no, para malabas ang kanyang kinain ay sa pamamagitan ng tiyan, no, at paglabas sa kanyang bituka, no, at itatain niya lang, no, yung kanyang kinain. Itatain niya bago mailabas. Okay? So, ang problema diyan, no, ang pumapasok na pagkain ng rabbit, nagkakaroon problema pagka hindi niya mailabas. At yon ang tinatawag natin na bloat. Okay, ano ang mga sinyales na mayroong bloat ang ating rabbit, no? Kasi ang makikita natin na ang rabbit ay dating aktibo, no, bandang huli eh naging malungkot na siya, no? At isang sinyales din na ayaw niyang kumain, no, or uminom. Okay? At minsan ayaw niya ring, kung dating siyang aktibo, no, ayaw niyang gumalaw ng madalas, no. Makikita mo lang siya nasa gilid lang siya ng kulungan, no, nasa hands position or nakabaluktot na lang siya sa isang sulok ng kulungan. Okay, kaya yun ay maaaring sinyales ng nakaranas ng bloat ang rabbit. Isa pa sa sinyales ay yung makikita mo palagi siyang pagod, no? At ayun nga, nakakuba ang posisyon niya sa cage. At ang kanyang teeth, parang nag-grind, no? Mapapansin mo yan, parang nag-grind ang kanyang ngipin, no? Parang nag-ngingit-ngit yung kanyang ngipin, no? Tapos hindi na siya gaanong active gumalaw, no? Lagi na siyang mahina. Yan ang pwedeng mangyari sa rabbit na nagka-bloat. Ngayon, paano nagkakaroon ng bloat? Okay, paano nagkaroon? Maaring bumara ang balahibo, no? Lalo na yung mga long hair na rabbit, no? Yung mga limbawa niya, yung mga lion head, no? Yung lion lap, no? Angora rabbit, no? Or kahit na New Zealand rabbit, pwedeng magkaroon ng bloat sapagkat nagse-self cleaning kasi ang rabbit, no, o self grooming, no, kanyang pagka ginangat niya yung kanyang balahibo, no? May chance ang pagka nagse self grooming malunok, no, ng rabbit ang kanyang fur or balahibo. Okay, so anong mangyayari niyan, no, pwede rin ang masama niyan, no, pagka ang na black, no, na nasara ang intestine, no, o tiyan ng rabbit, no, bumara yan. Usually kasi sa bituka, no, babara ang mga nabanggit na bagay or mga bagay na nasa bahay natin na aksidenteng nakain ng rabbit. Halimbawa yung mga rubber band ganyan, no, or mga plastic, no, plastic na aksidenteng nalunok ng rabbit, maaaring magdulot yun ng bloat, no. O sa mga kinakain niyang mga forages, no, maaaring magdulot ng bloat yan. Isang halimbawa niyan, yung hindi na recommended na ipakain sa rabbit, yung ipil-ipil leaves, no, or indigofera, no. Marami kasing ano yan, toxic, no, gas, no, may nitrogen siya, no,
na maaring ang ipilipil, no? Kagaya ng ipilipil na maaring magdulot ng bloat sa rabbit kasi matatrap yung gas sa tiyan ng rabbit. Kaya no, pagka bumara na yung intestine ng rabbit, magdudulot yan ng bloat, no? At dahil diyan hindi makatay ang rabbit, no, dahil sa blockades, so patuloy na dumarami ang kumakain siya at hindi naman nailalabas, no, magdudulot yan ng patuloy na paglaki ng tiyan ng rabbit. At ang yan ang mahirap, bumarado na ang bituka ng rabbit, no, doon na magaganap ang tinatawag natin na gastrointestinal bloat or bloat for short, no. Wala na kasing way, no, para lumabas ang kinain ng rabbit dahil barado na nga yung intestine o yung bituka. Ang mangyayari niyan lalaki na ang tiyan ng rabbit, no. At ang problema niyan, siyempre, no, titigas na ang tiyan ng rabbit, no. At ang isyula nga nun, parang balon nga, no? Pag ang bloat, parang balon ang tiyan ng rabbit, no, pabilog siya, no. At magdudulot niyan ng hirap ng paghinga sa rabbit, no. Matindi rin paghihirap sa rabbit sapagkat hindi na ganong i-expand ang tiyan pa ng rabbit, no. Hindi naman kasing elastic, no, ang tiyan ng rabbit, may hangganan yun, eh, no. At ang paglobo ng tiyan ng rabbit ay maaaring magdulot ng may masamang dulot, no, sa rabbit kasi nga maaaring bumara ang mga blood vessel o mga ugat daluyan ng dugo, no, papasok at palabas sa puso ng rabbit. Doon na magkakaroon ng cardiovascular collapse at heart failure sa part ng rabbit, no. At dahil sa yan, dahil merong imbalance, no, hindi balanse ang dugo, mapupunta yan sa pagkakakumbulsyon ng rabbit. So yan, yung daluyan ng dugo, no, mababara na rin yan kasi nga dahil nag-enlarge ang stomach ng rabbit, no. At ang masama niyan, pag sobrang laki niyan ay maaring ma-raptures or pumutok at yan ng rabbit, no. Tiyan ng rabbit, no, dahil sa bloat. Okay, ano ngayon ang posibilidad na dahilan, no, bakit nagkaroon ng bloat ang alaga nating rabbit? Unang-una yan yung tinatawag natin na overeating, no. Sobrang pagkain, no, na binibigay. Kaya nga, di ba, pag nagbibigay tayo ng pellet, no, sa rabbit, feed pellet, tinatakal lang natin, no, para hindi magkaroon ng over eating sa paa ng rabbit, no. Yung kaya niya lang ubusin, usually binibigay natin 60 grams to 80 grams, no, na maximum. Huwag dapat to sobra doon, lalo na sa feeds, no. Kadalasan ng kung nakikita natin sa net, no, na nagpo-post yung mga nagkakaroon ng kaso ng bloat, yung mga nag-overfeed ng mga pellet, no, feed pellet or mga feeds na pinapakain sa rabbit pag nasosobrahan. Kaya nga gumagamit tayo ng pantakal na 60 grams o 80 grams para maiwasan yung overeating. Okay? So ang sinasabi pa rin dahilan yung exercising immediately after eating, no. So pagkatapos kumain, malikot ang rabbit. O sinasabing isa rin daw 'yon sa cause ng bloat. Okay? So yung pangatlo naman, yung lack of fiber, no. So yan nga yung kaya nga dapat ang rabbit, alam naman natin na ang majority dapat na kinakain ng rabbit, no, ang majority ng part ng diet niya ay fiber. Saan makukuha yan? Sa ano po, sa mga grass, no, or hay, or sa mga dahon na at forages na sagana sa fiber. Kaya ang rabbit hindi pwedeng puro feeds ang ipapakain natin kasi magkakaroon tayo ng bloat problem, no. At posibleng mamatayan tayo dahil sa bloat kasi nga puro feeds ang pinapakain natin. Kaya ang practice, kagaya sa akin, ako ang practice ko, no, pag nag-feed sa umaga, afternoon mag-gagrass sila or 4 years. Okay? So ganoon. O kaya
minsan may konting feeds, no, minsan bibigyan ko sila mga 30 grams na feeds more on grass, no, para maiwasan ko yung bloat na yan. Then ano pa, maaring meron na siyang history ng digestive problems pa, no, meron pa kasi tinatawag na GI stasis, no, stasis, no? Tatalakayan natin yan sa ibang video vlog, no, pero ngayon sa bloat muna tayo. Okay, so paano natin ngayon mapipigilan ang bloat? Okay, ang pagpigil niyan, para mapigil niyan, siyempre number one, una, diet with appropriate fiber. So ang kinakain dapat ng rabbit natin ay sagana sa fiber, no, gaya ng grass, no, yung super pachong, napier, no, paragis, no, at iba pang mga variety ng mga grasses at mga forages na sagana sa fiber, no, iwasang puro feeds nga, gaya na sabi ko. Pangalawa, maximize yung pagpapakain ng hay, no, kung may mabibili kayong hay, no, halimbawa Timothy hay, no, mabibili kayo sa lugar niyo sa mga pet shop. So i-maximize po natin yon, no, makabili ng mga hay, no. Kung wala, pwede naman tayong gumawa na sarili nating hay, no, kagaya ng paragis, no, nagago. May mga kababayan tayong nagrarabit na ang paragis, nagagawa nilang hay yan, eh. Yes, next, minimize yung pagpapakain ng pellets, no, gaya ng sabi ko kanina, kaya dapat tinatakal natin yung pagpapakain natin ng rabbit. Okay, tapos last, yung regular grooming, no, can reduce risk of obstruction. So kailangan sinusuklay din natin, no, magkano lang naman yung pangsuklay ng rabbit, no, at least pagka ginugroom natin, sinusuklay natin regularly ang rabbit, maiiwasan na bumara ang balahibo sa bituka nila at maiiwasan po natin ang bloat. Okay, ang katanungan, ang bloat ba ay nagagamot? Veterinarian po ang pwedeng makapanggamot sa bloat, no, kasi sila ang kailangan ng immediate attention talaga ng veterinarian yan, no, at ang chances of survival ng bloat ay very low, no, so kaya may chance ang mamatayan po tayo, lalo na kung hindi po natin nadala sa veterinarian. So veterinarian po ang gagamot, no, sa rabbit, no. Wala pa akong nakitang mga gamot, no, sa net, no. So veterinarian po ang titingin niyan, at ang gagawin ng veterinarian ay magkakaroon po ng laboratory testing, no, maring x-ray o yung ultrasound ang rabbit, no. Tapos maaring magbigay ang veterinarian, no, kasi masakit ang bloat, eh, sa part ng rabbit, kaya magkakaroon ng mga pain medication, no, at fluid therapy na isasagawa ng, siyempre, ng isang veterinaryo, no. At kadalasan kung hindi makuha sa gamutan niyan, no, ang ginagawa operahan po ang ating rabbit. So wag pong ipagwalang bahala ang bloat, kailangan po i-prevent na po natin, no, kasi walang gamot na solusyon kung ang makakagamot diyan kundi ang veterinaryo po, no. So iwasan po na magka-bloat sa pamamagitan ng pagpapakain ng sapat na fiber sa ating mga alagang rabbit. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kasamahan ko, no. Ito po si Nilo Kahingat TV.